Okay, mga kapiso, good morning. Ito na naman tayo, nagbabalik. Tungkol na naman ito sa mga barya. Ito, kita nyo, dami ko ng barya, di ba? Ito, na-vlog ko na ito. Ito, lahat. Mayroon akong video nito. Ngayon, ang ipakita ko na naman sa inyo ito. Itong mga barya na ito, 25 centimos yan. Ito parang hindi na masyadong kita yung tao. Ito si Juan Luna, kitang kita pa siya yan, lalo na dito sa 1974. Ito pala 1970 yan. Yan, 1970. Republika ng Pilipinas. Yan. Tapos sa harap kikita niyo 25 centimos Juan Luna. 25 centimos yan. Hindi pa ako na silang nitong pera na to, kasi 1970 ito, is ako is 1972, so mga 2 taon pa bago ako sinilang, mayroon na itong pera na ito. Yan, 1970. Okay. Ginagamit ko ito ng ganitong pera from 1967 up to 1994. Ginagamit natin ito dito sa Pilipinas. Yan. 25 centavos 1970 yan. Okay, ang ginagamit sa paggawa nito is copper and zinc nickel tsaka copper. Tapos ang edge niya, edge type niya is readed. Yan, may giring-giring. May mga ano. Yan. Tapos yung shape niya is round. Ang alignment, 180 degrees. Coin. Tapos yung bigat niya is 4 gram lang ito. 4 gram. Tapos yung diameter niya is 21 millimeter. Ang thickness, ang gidepson is 1.72. Yan. Mabibili po ito sa Lazada kung bumili kayo. 1970 is 280. Mayroong 300, 350. May 280 makabili na ka ng ganito. Pero ito sa akin, hindi ko to binili. Nakuha ko lang ito sa mga ano ko, pisonet business. Noon, hindi pala pisonet, yung mga Famicom pala noon. Famicom, tsaka Family Computer. Okay, mayroon ako noon. Ngayon, puro na pisonet. Wala na yun. Luma na yun. Doon ko ito nakuha. Tinatago ko lang. Kaya ngayon, naba-vlog ko.
sa inyo, mapakita ko sa inyo. May benta na natin to sa halagang 280 pesos hanggang 350. Yan. Tapos yung isa, tatlo ito, 1972, unahin na din to. Ito, kasabay ko ito, ginagawa. Pinanganak ako ng 1972, ito ginawa rin 1972. Ganon rin, pareho lang sila. Yung ano lang, hindi na masyadong ano, kita yung sa harap kasi medyo ano, nahilis na. Yan. Mabibili nyo ito sa halagang 160 sa Lazada. 160 lang, mura lang ang 1972. Yan. Ang bigat nito, ang ano nito, kinagamit rin ito from 1967 na ganitong coin hanggang 1994. Pero ito ginagawa 1972. Pero may ibang coin na 1967 hanggang 1994 ginagamit ito. Tapos ganon rin yung edge niya, edge type, readed, yung composition, yung materials na ginagamit rin, ganon rin, copper, zinc, nickel. Tapos yung bigat niya, 4 gram, pareho lang sa 1970. Tapos yung diameter niya is 21, parehas lang rin sa 1970. Tapos yung thickness niya, thickness niya, yung canipson, 1.72, pareho lang. Yan, pareho lang sila. Ang nagkaiba lang nito is yung year. Yung ita, isa 1970, yung isa 1972. Yan. Okay. Tapos itong isa 1974 ito. Yeah. 1974 ginagawa ito, 1974. Tapos ganun rin, pareho lang sila ng bigat. Oh, readed pa rin yung edge type. Tapos yung bigat, 4 pa rin. Yung diameter niya, ganun pa rin, 21 millimeter. Tapos yung thickness niya is 1.72. Pareho lang sila, tatlo. Yeah. Ang nakaiba lang dito sa tatlo, yung year na ginagawa sila. Itong isa 70, itong isa 72, itong isa 74. Okay. Yan lang, mga kapiso. Oh, diba, ang rami ko ng ano, na iba vlog na mga bariya. Yan. Marami pa akong ipakita sa inyo na bariya. Hindi ko to binili, kusa ko lang itong nakuha noon kasi may inano talaga yung mga player ko noon. Talagang naglagay sila ng pira na hindi yung mga luma. Pero ito noon,
Kasi yung mga Famicom ko noon is tag pipiso yung ano sabihin sa'yo pa itagak sa coin slot. Hindi talaga ito mag time. Yan. Pero talagang yung mga bata talagang wala silang pera, gusto silang makalaro. Ito ang linalagay nila pero hindi ito tatanggapin. At tinatanggap pero hindi ito nag time. Walang time, hindi sila makalaro. Yan. Kasi maliit lang ito eh. Yung piso, ganito eh. O. Diba, malaki ang piso. Maliit lang ito. Ito, pwede ito. Noon, ito, linagay nila. Nag-time ito. Piso. Pero ito hindi. Kaya naipon ko ito, marami ito. Pero hindi ako nakakita ng medyo mahal. Mga mura lang nakulik ko. Pero okay lang. Yan. Okay mga kapiso. Bye-bye. Hanggang sa susunod na namang video. Okay, bye-bye.